Nakapunta na ba kayo sa Bolinao? Kung hindi pa, tara na at sumama na kayo sa aming office getaway. At pupuntahan natin ang lugar na kung saan merong white sand beach, magagandang rock formation, ang pinagmamalaki nilang cape lighthouse, ang kanilang mga falls, Enchanted Cave, at Balingasay River. So mga ka-office mates, ano pang hinihintay nyo? Tara! Log out na! Tara! Log out na! Tara! Log out na! Hello mga ka-office mates! So, papunta kami ngayon ni Lay sa Bolinao, Pangasinan. Going to Bolinao needs some early preparation. Medyo may kalayuan kasi ang biyahe papunta doon. It is located in the northern part ng Pangasinan, west coast of Luzon. Kaya kung manggagaling kayo ng Manila, it will take you around 5 to 6 hours going there. Bali, kung nasa Tarlac na kayo, kakaliwa lang kayo pakabiling at dadaanan nyo ang mga bahay ng mga Tarem, Aguilar, Labrador, Swal, Alaminos, hanggang makarating kayo ng Bolinao. Siya nga pala guys, along the way ay may mga madadaanan kayong mga fish market. May mga dried fish at mga sariwang seafoods doon. Pwede na kayong bumili dito ng mga iluluto ninyo papunta sa Bolinao. Okay mga co-office mates, diretso na tayo sa itinerary natin. Bali kung overnight ang plano ninyo, we suggest na unahin na ninyong puntahan ng falls ng Bolinao. Ito kasi ang una ninyong madadaanan papasok ng Bolinao. Ang falls ay nahahati sa tatlong major falls. Falls number 1, falls number 2, at falls number 3. Ang mga falls na ito ay nasa barangay Samang Norte. Kailangan nyo lang magbayad ng environmental fee para makapunta kayo sa mga falls. As of 2023, 40 pesos per head ang environmental fee natin. Do not worry mga ka-office mates, ang environmental fee na ito ay magagamit nyo sa iba pang tourist destination sa Bolinao. Kaya need nyo lang maitabi ang resibo para di na kayo magbayad sa iba pang lugar sa Bolinao. Ang ganda pala dito eh. Mataas yung falls niya mga office mates oh. Let's go to falls number 1. Ito ang may pinakamataas na falls sa tatlo. May taas na halos 20 feet. Malawak ang parking area dito at dalawang entrance. Meron sa harap at sa likod ng falls. May mga cottages rin sa taas para sa mga di kayang bumaba, lalo-lalo na sa mga seniors. Kung maliligo naman kayo or mag-stay sa falls, need nyo lang magbayad ng entrance fee. Pwede kayong mag-cliff diving, mag-boating, at syempre, ang umaura sa pagpapapicture na ang background ay ang napakagandang falls number 1. So dito sa falls number 1, medyo malilim siya. So kung gusto nyong magtagal dito, siguro depende sa ano ng araw. Ayan, medyo presko. Ayan, ganito lang kalaki yung ano, falls number 1. Malaki na rin siya, malawak na rin. Tapos dito, ito yung mga cottages. Pwede kayong mag-cottage, mag-rent ng cottage dyan. Tsaka ng yung mga lifeless. Five to 10 minutes walk ay mararating nyo na ang falls 2. Same sa falls 1, pababa rin ang hagdan sa falls 2. Mas malawak ang langoyan dito, kaya mas mag-e-enjoy kayo sa paliligo. May mga cottages rin sa lugar, kaya pwedeng-pwede kayong mag-relax dito. Siya nga pala mga co-office mates, magkaiba ang entrance fee ng falls 1, falls 2, at falls 3. So kung gusto nyong tignan lahat, just bring additional money to see it all. Siyempo guys, walang tao dito sa falls 2. So, natatanong na namin guys sa lunch. Ang ganda dyan. Anong gusto kong maligo dito ah.
So since galing na tayo sa falls number 2, so punta natin naman yung falls number 3 dito. Halos ano lang sila, magkakalapit lang yung dalawa. Medyo ano lang yung trail natin guys ha. Medyo madalo yan. Okay naman dyan mga sir. So ito na yung ano, falls number 3. So ito trail natin to mga ka-office mates ha. So papunta kami guys sa falls. God bless. Siyempre guys, di naman kami papayag na hindi namin makita yung tatlong falls na yun. Kaya kahit 1 hour na lakaran pa yan, nakagagdadayuan namin. Oo, minsan lang naman. Isipin mo, 4 hours mula sa Pampanga yung biyahe. So, minsan mo lang pupuntan yung isang lugar. At hintay mo na, puntahan mo na hanggang so, ano pwede. Na. Oo, tutang, magpapayad ka rin naman ng ano eh, pares lang naman yung bayad. Saan tayo? Parking area dito tayo. So we're here na sa ano. After 10 minutes, falls number 3. Mukhang swinerte tayo mga office mates. Ha? Walang ganong tao. Mukhang solo rin natin itong ano, number 3. Ha? So mga office mates, ayan o. Ganda. Ito ang falls number 3. Natatalon ako. Guys, so ang linaw ng tubig. Sarap maligo dito. Ganda dito. Sa tatlong falls ng Bolinao, falls number 3 ang nagustuhan namin. Pwede kasi siya sa pambata at ang falls na ito ay di ganun kataas. Dahil gusto rin naming matry ang cliff diving, sinubukan na rin naming tumalon sa falls. Not once, but twice. Guys, tapos na kami dito sa falls number 3. Pero yun nga guys, kaya namin tumalon. Takot na takot kami pero natry namin ng 2 beses. So, okay pala siya. Hindi mo siya tatry. Hindi mawawala yung fear mo. So, after nating matry ang falls ng Bolinao, we suggest na isunod yun naman ang Enchanted Cave. Ito ay isang main tourist attraction dito sa bayan. Ang lugar na ito ay hawig sa isang napakalaking coral reef na umusbong underwater. Ang cave ay may pool sa baba na pwede kayong mag-swim at mag-picture taking. Meron ding mga kiddie pool sa loob. May mga makikita rin kayong giant clams, mini forest with hammock, at Enchanted Cave miniature village. Okay, thank you. So, ito na guys. Punta na tayo sa Enchanted Cave. May, tingin na. Atingin. So, we're here na. Bababa na tayo sa cave. Eh, dahil solo natin, ako. Be careful lang guys kasi madulas. Tsaka yung ano, mababa yung mga bato.
mga ano to eh, tawag dito mga stalactites, yung mga batong nasa wall. So yes, andan lang. Wow. So ito na yung cave. Try natin lumungoy dito. Siya ganun kalamig. Tama lang. Tapos yun o, yung sa mga taas ng cave. Yan. Mga ano yan. Mga stalactites yan. Tapos hanggang dun, sa dulo dun yung ano. Yung pwede mo lang ngayon. Hanggang dun. So, sulit siya. Yun guys. Tapos na sa lake, maligo. So, yung next namin ngayon is sa Patar. Patar Beach. Okay mga copsmates, our last destination sa first day ng ating itinerary ay dito sa Patar Beach. Dito na kasi tayo mag-overnight para makapag-relax at makapagluto na rin ng ating mga makakain. So guys, andito kami ngayon sa public beach ng Patar. So hot here. Gusto mo na mag-swimming? Ready ka na ba? Oh my God! Ang Patar Beach ay isa sa pinaka-main tourist spots dito sa Bolinao. Ito ay nakaharap sa West Philippine Sea, kaya kung sunset ang pag-uusapan, best view ang beach na ito. Pinagmamalaki rin ng Patar ang kanilang white sand beaches at pangagandang rock formation. Regarding naman sa mga accommodation ninyo, napakaraming mga villas, rooms at cottages dito na pwede nyong marentahan. Pwede rin kayong mag-tent dito kung gusto nyong matry ang beach camping sa dagat. Pwede kayong magpa-reserve ng mga tutuluyan nyo via online before pa lang kayo pumunta dito. Or pwede rin kayong mag-walk-in katulad ng ginawa namin. Bali, dito kami nag-check-in sa K&B West Villa Inn. Di siya kalayuan sa public beach. Pwede kayong magluto dito, yung mga common na lababo at mga stove para sa pagluluto. Dito na rin kami nag-ihaw ng aming mga pinamiling mga seafoods at mga karne. At ito ang ilan sa aming mga niluto ng gabi ngayon. So, day 2 na tayo mga office mates ng ating itinerary dito sa Bolinao. Siyempre, ang una sa ating listahan ngayong umaga ay pumunta sa dagat at maligo. Natsyempo kami na maraming tao sa lugar. Summer na kasi. Pero sabi nga nila, mas marami, mas masaya. Maraming activities rin na pwede nyo gawin dito sa Patar. Pwede kayong mag-banana boat, mag-island hopping, beach volleyball,
siyempre, ang lumangoy sa dagat. At ito ang mga highlights ng beach experience namin dito sa Qatar. Dali mo siya, huwag may surf! Okay, bulilan na kayo ng damit, sando, pet. For sale, libre. Shout out po, ah, ma'am. Request na po kayo nito, ma'am. Sa isang lugar na napupuntahan nyo, di mawawala ang souvenir. Kaya dito sa mismong Qatar, maraming store dito na pwede nyong pagbilan ng mga pasalubong. Papadamit, wallet, at mga crafts na gawa ng mga lokal dito. Speaking of pasalubong, sa di kalayuan dito sa Qatar Beach ay may isang lugar na makakabili pa rin kayo ng mga pasalubong nyo. Sakaling di kayo nakabili sa beach sides. Isa rin itong tourist spot destination na pwede nyong puntahan. Ito ang Cape Bolinao Lighthouse. Ang lighthouse na ito ay isa sa oldest lighthouse sa Pilipinas na itinayo sa Punta Piedra Point, a towering hill of solid rock dito sa Bolinao. It was built in 1905 by the American, British, and Filipino engineers. May elevation nito na nasa 107 meters above sea level at pangalawa sa highest lighthouse dito sa Pilipinas. Regarding naman sa entrance sa lugar, if nagbayad na kayo ng environmental fee sa ibang tourist spot sa Bolinao, pwede nyo nang gamitin yon at di nyo na need magbayad pa. Ang last destination dito sa 2 days itinerary natin sa Bolinao ay dito sa Sungayan Grill. Ito na kasi ang part na magre-relax tayo at kakain. Ang Sungayan Grill ay isang floating restaurant na kung saan pwede kayong mag-river cruise while having your meal. May mga packages sa food na pwede nyong pagpilian dito. At ang cruise will take you an hour para libutin ang kahabaan ng Balingasay River. Siya nga pala guys, ang Balingasay River ang sinasabing pinakamalinis at greenest river sa Region 1 at nagkaroon ng mga award dahil sa kalinisan nito. Regarding sa parking, may kalakihan ng parking area ng lugar kaya di kayo mamumblema sa pagpapark. May mga stores rin papasok ng restaurant na pwede nyong tignan for additional pasalubong. If pupunta kayo dito, mas maganda kung medyo maaga or medyo late. Halos kasi ang nagpupunta dito is lunchtime, kaya mas puno ang tao sa ganitong oras. Marami namang pwedeng sakyang mga floating restaurant, kaya mabilis rin naman ang pila dito. Regarding sa place, sa ganda ba naman ng lugar? Siyempre, di nyo na palalagpasin ng picture taking, di ba? Kahit sa bungad pa lang, pwedeng-pwede na. Paano pa kaya pag nag-start na kayong mag-cruise? Office mates, maraming salamat sa pag-watch ng full episode namin dito sa Bolinao. Tunay nga na napakaganda ng Pilipinas. At dito sa Bolinao, ang isa sa magpapatunay nito. Maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor sa tour na ito, lalong-lalo na sa Peralta family. Please do subscribe sa aming YouTube channel para updated kayo sa mga new videos namin. So, mga co-office mates, hanggang sa muli, tara,
Lagout na! Anong masasabi mo dito sa ano? Sa Bolinao? Napakaganda. I love it. Pwede.